Andito tayo ngayon mga tol sa Motor Ace na Cebu Batangas branch at nasa harap natin ang 2022 Honda ADV160 Matte White. So isa-isahin natin mga tol ang specs and features ito, then alamin na rin natin kung magkano yung cash price niya dito at yung installment price. So wag na natin pagtagalin mga tol, umpisa na natin. So mula dito mga tol sa windshield niya, bali mas malaki na to compared sa previous model na ADV150. So ayun kung makikita natin na mahaba siya. Tapos nakadagdag rin yan sa aerodynamics niya, no? Tapos adjustable na rin siya. So tignan natin dito sa gilid, no? So yan ang itsura niya pag nakababa. So yan, mas mataas na siya. Protection din yan mga tol sa mga debris sa highway o kaya mga buhangin pag nag-ride tayo. So yan ang kinaganda ng wind visor na mas malaki. Tapos pagdating dito sa part na to, may decal siya ditong HSTC o Honda Selectable Torque Control. Tapos may naka-engrave dito na ADV. Tapos pagdating dito sa signal light niya, LED na yan mga tol. Ganun din dito sa daytime running lights niya. Yan, napakabagsik talaga. Lalo na pag naka-activate yan, makikita natin yung ilaw niyan mula dito hanggang dito. So tawag nila dyan yung parang pinaka-kilay niya. Tapos ito yung pinaka-headlight niya, LED na rin yan. Then pagdating dito sa front suspension, naka-telescopic fork na siya. ABS version to, no? Yeah, may nakalagay na ABS dito na decals. Ang sukat ng gulong nito sa unahan ay 110 over 80 rim 14. Tapos yung style ng gulong niya, ano na siya, yung double purpose tire. Pwede sa off-road, pwede rin sa highway. Then yung front fender niya malapad. Tapos matte color yung kulay. Para siyang matte black. Then yung telescopic fork niya ay from Showa. Yan, kung makikita natin doon, no, nakalagay itong Showa. Kaya maganda talaga yung performance ng shock absorber nito. Pagdating naman dito sa side, makikita lang natin dito ay yung emblem niya na Honda. Yan, naka-embossed color silver. Tapos wala ka na makikita ang ibang decals dyan, maliban lang dito. Napaka-minimal lang ng decals niya, no? Tapos pagdating dito, black na siya. Para siyang matte black. Pero ano na yan, yung talagang yan na yung kulay ng plastic niya. Ganun din dito sa kabilang side na Honda lang din yung makikita natin dito na naka-emboss. Then gold color silver din, no? Yan, napakaganda ng kanyang side fairing. Tapos pagdating naman dito sa kabilang side, sa likod, makikita lang natin dito ADV160 na may color gold. Then naka-emboss din siya, no? Kaya talaga lalong naging premium. Then yan, no? Yung buong white na yan, wala ka na makikita ng ibang decals dyan. Tapos nagustuhan ko dito, itong ano niya, yung tapakan ng rider. Pwede mong iunat yung paa mo dito, tapos pwede mo rin tapak dito, then pwede rin dito sa foot peg ng ride ng back rider. Kaya talagang pag ito ang motor mo, lahat ng riding comfort, meron tong ADV160. Kaya talagang napakasulit. Tapos ito color, parang ano siya, silver. Tapos dito naman sa part na to, black na. Tapos may design pa siya dito na parang honeycomb. Pagdating naman dito sa meter panel niya, hindi kasi na-activate. Pero ano na yan, full digital na yan. Tapos nandito yung control niya. Para lang siyang joystick, up, down, tapos left and right. Sa mga switch niya ay dito sa kanan, nandito yung idling stop switch niya. Tapos ito, hazard switch, tapos electric push start. Then dito naman sa kabila, ito yung high and low beam niya, busina, then turn signals. So wala siyang passing light mga tol. Tapos sa handle grip naman, maganda. Talagang makapit siya. Tapos ayan yung brake lever niya, medyo mahaba din. Ganun din dito sa kabila, mahaba siya. So ayan yung itsura ng cockpit niya, no, mga tol. Tapos meron pa siya ditong ang pinaka sanggan niya sa liwanag.
para talagang kitang-kita natin yung meter panel natin. Then sa handlebar, medyo mataba. Talagang napaka-premium din. Yan kung makikita natin, ano, malinis yung pagkakagawa sa kanya. Kasi ito yung mga wire niya, ano, saktong-sakto din kapag ano, inililigo yung manubela. Hindi siya nahihila. Kaya talagang maganda yung pagkaka-install ng wire natin dito. Mga wirings. Tapos meron siyang emblem dito ng Honda. Pagdating naman sa susian, mga tol, keyless na yung ginamit dito. Tapos sa tabi nito, nandito yung seat opener natin. Then yung fuel cap opener. Kaya talaga napaka-convenient. Bali, andito na nga pala yung fuel refiller natin. Hindi ka na kailangan buwaba ng motor para magpagas. Kaya talaga napaka-convenient. Pipindutin mo lang dito sa fuel, tapos mag-o-open na yan. Then talagang may naka-engrave pa dito na ADV. Kaya napaka-astig. Tapos ito nga pala, mga tol, na meron tayo ditong glove box. Tapos meron na siyang USB port dito. So magagamit natin yan kapag nalobat yung mga mobile device natin. Pwede natin gamitin yan para mag-charge. Kaya talaga napaka-convenient. Tapos pwede rin natin ilagay yung cellphone natin. Cellphone check tayo. Lalagay natin yung cellphone natin, ah, kung kasya. Yan, kasyang-kasya, mga tol. Makapag-charge na tayo. Lalo na magagamit to pag nag-long ride tayo. Hindi na tayo malolobat sa mga long ride natin. Then yung cover niya, nagustuhan ko din. Itutulak mo lang na ganyan. Safe na yung gamit natin sa loob. Then yung isa niyang storage ay ito. Yan, napakaluwang ng underseat compartment natin dito, no. Kasya dito yung isang full face helmet. O siguro yung standard size lang, no, dito. So marami-rami kang mailalagay dito na gamit, ano, lalo na pag nag-long ride ka. Then nagustuhan ko rin yung pag binuksan mo yung seat niya, meron siyang kanto. Yan, nakahang lang siyang ganyan. Tapos pwede mo siyang isagat na ganyan. Hindi siya bumabagsak. Yan ang kinaganda ng seat ng ADV 160. Pagdating naman dito sa seat niya, sobrang lapad niya. Semi-step seat siya, mga tol. Tsaka mas mababa na nga pala yung seat height nito compared dun sa previous model. Tapos ito naman yung upuan ng back rider. Malapad din. Kaya talagang comfort to kapag dating sa mga long rides. At tsaka ang ganda rin ng mga stitches niya, no? Naging premium lalo yung design ng upuan. Makikita talaga natin yung mga tahe na lalong nagpa-premium dito sa upuan ng ADV 160. Tapos dito sa hand, sa grab bar, utol siya. Hindi siya buo dito. Kaya talagang napaka-stylish din. Tapos yung quality ng pintura, matte finish. Pagdating naman dito sa tail light, malapad din siya, no? LED na rin yan, mga tol. Then dito sa signal light, LED na rin yung ginamit. Then meron tayong ilaw ng plaka dito. Tapos reflector for added visibility na rin. Tapos napaka-stylish din yung rear fender niya, no? Yan. Tapos dito natin lalagay yung plaka natin, syempre. Dating dito sa part na to, mga tol, nandito yung kanyang liquid cooling, no? Yung parang pinaka-radiator niya. So yan yung cover ng radiator natin. Tapos ito yung muffler niya, yung exhaust. So talagang napaka-stylish din, ano. Meron tayo dito heat cover. Tapos silver, then black dito, no? Yan, no? Talagang napaka-stylish din, no, mga tol. Tapos pagdating dito sa rear suspension, ginamitan din ito ng Showa suspension. Kaya talagang napaka-premium ng quality nitong shock na to. Then dual shock absorber nga pala siya, mga tol. Tapos ang isa sa nagustuhan ko dito, meron siyang tire hugger dito. Siyempre protection din yan para sa mga putik o yung talsik ng putik. Hindi masyadong magkakaputik sa part na to. Naka-disc brake na yung rear brake niya. Then naka ano siya, Nissin na caliper. Tapos ang sukat ng gulong nito ay 130-70 rim 13. So mas maliit yung rim nito compared dun sa front wheel. Tapos naka double purpose tire din yung rear tire natin dito. At pagdating dito sa makina, mga tol, ginamitan ito ng 160cc liquid cooled 4-stroke at naka 4 valves na rin to, mga tol. Then naka ESP plus na rin, kaya talagang napakaganda na ng performance ng makina nito. At may lakas naman itong 11.8 kilowatt at 8,500 RPM. At max torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang average fuel consumption nito, mga tol, ay umaabot ng 45 kilometers per liter. At ang isa pa sa tumutulong para mas tumipid pa ito kumonsumo ng gasolina ay equip po ito ng idling stop system kung saan automatic na mamamatay ang makina pag huminto. Example po ay sa traffic light. So hindi ito mag-aaksaya ng gasolina habang nakinto. Then after ilang segundo, twist mo lang ang throttle ay aandar na ulit ang makina nito. Isa rin sa nagustuhan ko ay itong boot peg ng sa back rider. Medyo malapad siya, no? Kaya talagang salong-salo yung paa mo dito pag tinapak mo. Hindi masyadong mahirapan tumungtong yung back rider natin. Then pagdating naman, mga tol, sa presyo niya. So ang cash price po nito ay 165,500 pesos. Meron silang minimum down payment na 22,000. Tapos pag kukunin mo siya ng 12 months,
Ang monthly niya ay 17,148. Then pag 24 months, 10,955. 36 months ay 9,084. And siguro meron pa silang ibang freebies dito na pag nag-avail ka nitong ADV 160. So yan ng 2022 Honda ADV 160. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago ka lang sa channel na to, please consider to subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. At paki-like and follow na rin po ng ating Facebook page. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.